Wow! Ngayon, magluluto tayo ng mabangis na bagis. Para sa mga eksaktong sukat ng ingredients, paki-follow lang po yung YouTube link. Paki-like, comment, subscribe, at paki-kalembang na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod na video recipe namin. Gagamit tayo dito ng sibuyas, garlic, salt, ground black pepper, sining labuyo, calamansi juice, fish sauce, cooking oil, at galunggong. Sa mga kagamitan naman, spatula at wooden spoon, at medium size na frying pan. Let's start! Sisimulan natin to sa pag-fillet ng ating mga galunggong. Madali lang ito. Kailangan lang natin dito ng matalim na kutsilyo. Sisimulan natin sa paghiwa sa bandang uluhan hanggang sa ma-reach natin yung backbone ng galunggong. Habang nakasangkal yung isang side ng kutsilyo natin dun sa buto ng galunggong, dahan-dahan natin itong hiwain hanggang sa maabot natin yung pinakabuntot. Gawin natin ito hanggang sa ma-fillet natin lahat ng galunggong. At pagkatapos, tatanggalin natin yung mga tinik. Pag nalinisan na at natanggal na yung mga tinik, hihiwain naman natin itong mga fillet sa maliliit na cubes. Siguraduhin lang natin na pantay-pantay yung laki ng hiwa natin dito sa ating mga fillet para pag niluto natin ito, pantay-pantay din ang pagkakaluto. Pag nahiwa na lahat, lamasin lang natin ito ng konting asin at ilagay natin ito sa isang glass dish. Pwede tayong gumamit dito ng iba't ibang klaseng isda, no? Pwedeng bangus, gulyasan, o barilyete. Pagkatapos nito, ilagay lang natin sa high heat yung ating kalan at painitin natin yung frying pan. Tapos ilagay na natin yung mantika. Pag mainit na yung mantika, pwede na natin ilagay dito yung onion. Lagyan natin ng konting salt para mas mabilis lumambot yung ating onion. At the same time, ma-draw out agad yung flavor nito at humalo dun sa oil. Haluin lang natin ito at pagkatapos, ilagay na natin yung garlic. Isosaute lang natin ito ng maigi. Mga viewers, huwag lang natin hahayaan na masunog yung garlic. Pwede natin hinaan ng konti yung kalan natin para hindi agad ito masunog. Gusto lang natin dito ay medyo maging light brown lang yung kulay ng garlic. Pag light brown na, ilagay na natin dito yung ating galunggong fillet. Spread lang natin evenly yung ating mixture dito sa ating frying pan para maging equal yung pagkakaluto ng mga ingredients natin. Tuloy-tuloy lang natin yung paghalo dito sa mixture natin hanggang sa maging light yung kulay ng galunggong o makita natin na medyo naluluto na yung meat nito. Alam nyo ba na ang lutong bagis ay lutong kapampangan? At ang original version nito ay hindi isda ang gamit kundi karne ng baboy. Ang nagturo sa akin ng recipe na to ay yung nanay ko.
Natatandaan ko nung bata pa ako, lagi niyang niluluto to at talagang inaabangan namin magkakapatid dahil sobrang sarap. Susunod na ingredient na inilagay natin ay yung patis. Ito yung gagamitin natin pang alat dito. Tutuloy-tuloy lang natin ang paghalo nito hanggang sa ma-absorb ng galunggong natin yung patis na inihalo natin. Sabi ng nanay ko, isa sa mga batikang artista ay paborito ang recipe nito na gamit ay galunggong. Alam niyo ba kung sino? Paki-comment po dito sa may comment section at magpapapoll din po ako nito sa Facebook. Sunod naman na inilagay natin ay yung paminta. Next na ingredient ay yung calamansi juice. Tapos lagyan natin ito ng 1 cup of hot water. Ayan lang natin itong kumulo ng mga 8 to 10 minutes or hanggang sa ma-reduce na yung sabaw nito. At pagkatapos, hahaluin lang natin ito. At pipit-pitin natin ito na para ba tayong nagsasangag ng kanin. At yung last na ingredient natin ang magpapabangis dito sa ating bagis. Itong siling labuyo. Mas maraming sili, syak na mas masarap. Kaya dagdagan nyo na yung sinain ninyo. Maintain lang natin yung high heat at ituloy-tuloy natin ang paghalo at pagpitpit dito sa ating bagis. Ang kailangan dito ay ma-reduce ng gusto yung sabaw o hanggang sa maging tuyo na ito. Yan, halos tuyo na. Pwede na natin itong i-serve. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please, paki-like po at paki-share na rin sa mga kaibigan ninyo. Salamat!